ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay. Abaya hawa, abaya hawa alhayam, abaya hawa alhayam. Basa masyaya ti hawa say, basa raut akadas, kuam ya syarala, Philippines, kuam ya syarala, worldwide. Talakpakan natin si masyaya ti hawa. Bago tayo magsimula dito, babatiin natin ating mga kapwa Hebrew Israelite sa panig ng Pilipinas, pati sa ibang bansa, na mga rimnan. Okay, una sa lahat, ang aking mabalik na kaibigan na si Pastor Junard Cabasag sa Bigos, Davao del Norte. So, nandito ako ngayon sa Mother Assembly, iniwanan ko ng Montalban, Luzon, so Metro Manila ito, Caloocan, Mother Assembly. So, kita nyo, Yahawa, Yahawa siya. At doon naman sa isang Hebrew Israelite na minsan, kay Bati, Pastor Pinyon, si Pastor Sabadya Ala, sa Torino City, Cebu. Pastor Sabadya Ala, mayong, di, buntag lang, kasi walang hapon niya sa Hebrew. At saka, sa Mindanao natin, si, sa nakalimutan ko lugar, ha? Mindanao, sa may malapit sa inyo. Liangan is Bacolod, Lanao del Norte. Malapit kila Mindanao eh. So, doon sa may, si Pastora Corazon Castillo, ang ating daughter assembly doon. At saka sa Iloilo naman, si Pastora Melty Masohol. So, Pastora Melty, elder sa Montalban niya dati, nandun siya sa Iloilo, sa Ahoy Iloilo, siya ng Pastora doon. Okay, sa ating kaibigan ng Hebrew Israelite na sa Santa Rosa, Laguna, siguro kilala niyo ito, si Pastor Emmanuel Omani. So, Pastor Emmanuel Omani, bawakan tawag, sa Indonesia si Malak King yung Malak eh Malak Gabar Ronald Sintong Jan Maitan. So how are you in Indonesia? Hebrew Israelite tribe e prime sila doon. So at sa lahat ng mga Hebrew Israelite sa buong mundo, kahit sa USA, sa Africa. So, magandang umaga sa lahat. Bawat katawa. Ngayon, dadako na tayo dito. Sa topic natin, Yahawa Shai was nailed hanging on the tree. That was not nailed on the cross. Basa Tagalog. Si Yahawa Shai ay ipinako na nakabitin sa punong kahoy na hindi ipinako sa cross. So, ipuprove natin to. Kung ito ay totoo ba, proving ba, o gawa-gawa lang natin. So, nakita ninyo, nakahang on the tree. Pero ang tanong, nakabako ba ito? Hindi, nakabitay. Parang biniti. So, hindi yan. Ito, tatlo. Parang nakabiti o. Hindi nakapako sa punong kahoy, nakabiti. Eto, Yahawa siya. May pako dito, pako dito, pako sa baba. Nakapako na nakabitin sa punong kahoy. Sa puno, hindi sa sanga. Sa puno. Kasi yung dalawang tulisan, si Yistas at saka si Limas, yan nakabitin na niya sa sanga dito. Dito, hindi niya nakapako yun. Ito lang nakapako. Dito, nakabitin dito yon. Okay. Sige, basa. Tagalog. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa tapahid ng mga Hindu. At sa Jerusalem, na siya namay kanilang pinatay, na siya ipiliti sa isang punong kahoy. So, King James Bible ko. Acts chapter 10, verse 39. Kahit sa English, hung on a tree.
Sa Tagalog, siya ay ibinitin sa isang punong kahoy. Ngayon, dito naman, basa. At bagaman hindi sila nakasumpong sa kaniya na anumang kadahilanan sukat ipatay ngayon may kanilang hiningi kay Pilato na siya'y patayin. Tuloy. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa kaniya, ay kanilang ibinaba siya sa punong kahoy at inilagay siya sa isang libingan. King James Bible. Ano ang nakalagay? Nakabitin sa punong kahoy, binaba sa punong kahoy at ginagay sa libingan. King James Bible. Okay. So sa madaling salita, a big lie. Isang malaking kasinungalingan ito. Sorry sa mga dayhat dito ha, na nakapako sa cross. It's up to you. Wala namang sapilitan to kung saan kayo maniwala. Ito program natin. Missing in action ang tinuro kasi sa atin. No? Ito. Sa Romans or Vatican Bible, basa. Tagalog. Binangon ng alayang ng aking mga magulang si Yahushai na siya ay ninyo pinatay na ipinitin sa isang punong kahoy. Yung tagabasa natin, pinalita na niya ang totoong pangalan, ha? Pero yun, nakalagay Diyos, oh. Sa English God, o oh, Diyos. Dito sa King James, binitin sa isang punong kahoy. Dito sa magandang balita, Biblia, ang nakalagay dito, sa Tagalog Diyos, Jesus dito, ay inyong ipinako sa cross. Good News Bible, magandang balita, Biblia, ito King James. Ang King James nagsabi ng totoo. Dito tayo sa original. This is original ancient Hebrew Bible. Basa. Tagalog. Ang alangay ng ating mga ninunong ay nagbangon kay Jehoshai na inyong itinatong sa inyong mga kamay at ipinitin sa punong kahoy. Ito yung original Bible. Alahay na kalagay, oh. Basahin na, alahay. Alahay yan. Ato, basahin ko. Yahawashai. Ito kasi, live in sin Hebrew Bible to. Ito kasi, pan-Hebrew to eh. Yahawashai to, pan-Hebrew siya. Alphabet. Ito kasi ay, ito yung live in sin Hebrew alphabet. So, iba ang karakter niya, yung pagkaguhi. Yahawashai, alahay. Kasi nakalagay ito, alahay. Gitranslate ko sa Tagalog, ito ang lumabas. Gitranslate ko, ang Hebrew sa English yan, lababas. The alahay of our father rise up the house side whom you put your hands on and hang him on the tree. So, nagpatunay na ang tunay na Biblia hang on the tree. Hindi talaga nakapako sa cross o crucified the cross. Dito naman tayo sa isa rin. Romans, Vatican Bible, Tagalog, ito, si Basa. Kasumpa ng kautosan na tinupos tayo ni Yahawashai na natin sumpa sa ranang atin sapagkat nasusunat, sinusumpa ang bawat ibibitay sa punong kahoy. So, ang batas talaga, pag ikaw ay ibibitay sa punong kahoy, ikaw ay kasumpa-sumpa. So, ano nangyari dito? Binitin sa punong kahoy, pero sa Good News to Bible, magandang balita, pero pareho, binitin sa punong kahoy. Dito sa King James, binitin sa punong kahoy. Aba, yung Good News Bible, magandang balita, nagsabi din na ng totoo. Sa wakas, minsan, nagsabi din na totoo. Okay. Original tayo. Ito yung original doon na binasa natin. Basa, Tagalog. Tinubos tayo ni May Yash. Mahal Yash, mula sa sumpa, tora dahil isirumpa sa alahayam ang nakabitin sa punong kahoy, gawa, do, at in.
Masyaya. Ato, basahin ko. Ha Masyaya. Ha Masyaya. Kasi yung ha kasi dayon eh. Ha Masyaya, no. Masyaya. Ato. Ito. Alhayam. Oh, yeah. Alhayam. So, ito yung direkta mula sa Hebrew Bible to Tagalog. Hebrew Bible to English. Kasi high-tech na kasi ngayon eh. Pwede mo na yung sa itatras, gagamit ka ng Google Translator. Matatranslate. Minsan, kausap ko mga Amerikano, di na ako magaling ng English eh. Type ko Tagalog, pasa ko, English. Translate na, pasa English ah. Matindihan niya kasi English. Pero translator ginamit. Ngayon, pasa sa English. Kumitihan iba, i-translate Tagalog. Ano, tindihan ko. Tapos sa Indonesia, may Indonesia.